Malolobat na itong akin ano. Hindi, microphone ito. Ah, microphone. Ulit po, ulit. Hi, magandang gabi po sa inyo lahat. O magandang afternoon. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Saan man sulo kayo ng daigdig naroon, sana po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. At yan po, ngayon pong hapon, inagahan ko na kasi po tayo ay magluluto ng paksil na pata. Yan po, kasi po mahirap palang butin siya. So, ngayon ay lulutuin natin siya. Now is already nearly 4:30. Yan, ito po. Isang buong pata po ng baboy. Yan. So, syempre, meron din ho tayo that is paksiw na pata ng baboy. Kailangan po natin ng banana blossom. Yan. And then, we have a vinegar. And of course, soy sauce. And then, meron tayong buong paminta. And then, garlic. Yan. At saka po, yan, brown sugar. Pwede ho kayong gumamit ng dark brown sugar or rose sugar or para po maganda at mapula ang ating paksiw. Yan. So, meron ho ako ditong nabili na pata ng baboy. Yan, malaki. So, ngayon, imamarinate po natin siya. At yun ay ipapakita ko sa inyo. Yan. Ipapakita ko po sa inyo ang pagmamarinate. Then, oops, sorry. Yan. Yan po. Ipapakita ko ngayon sa inyo ang aking pagmamarinate. Sorry, my hand. Yan. So of course we have our legs of pork, and then I already washed the banana blossom. Lagyan po natin siya ng soya sauce. You can estimate how much you gonna put. So for me, I gonna put half cup of soya sauce, and half cup to cover up all the whole legs, and. And then, I like a bit sour because lalagyan naman natin siya ng brown sugar. So, make it half cup also. Half cup of vinegar. Yan, to make nice soury. Yan. Just nice the acidic. And then, no need to crush the whole peppercorn. So, it's about one teaspoon of black pepper. Yan. Lalagay po natin dito yan. And then, ito pong banana blossom is already washed. I just soak in the water to make nice and soft. Yan. And then, we're gonna put the garlic. No need to peel the skin. Just put all together. Of course, take out the hard parts of the garlic. And then, just pump and to crush. Just crush the garlic para po ang aromatic ng ating garlic ay na. Sorry about the noise. Put natin dito. And of course, we must use our hand to marinate all the things. So that all the ingredients, all the sauce, they combine together. More garlic, much nicer.
Ganyan po ako magluto ng adobo na baboy. Maski sa manok, hindi ko po tinatanggal ang balat ng garlic. Kasi po, ang garlic ay mabango sa mga niluluto, lalo na po sa ganitong adobo. Yan. And then, of course, we must add some water. Kasi papakuluan po natin siya ng matagal para po lumambot ang ating pata ng baboy. And then, I put some more water before I add some sugar. And then you're gonna put slow fire. If you think that the soya sauce is not enough, we can add some more soya sauce. And then I take the spoon. I don't like to use my hand. So yan po. And then you're gonna put sugar. And then just leave it there, boil until the pork is really nice and tender. And about 1.5 tablespoon, otherwise it's too sweet, become a, what do you call that one? Hamonado, yan. And then if not enough the soya sauce, you can add some more soya sauce. Yan. And then pakuluan lang po natin siya until very nice and tender. And simmer all the water until it's nice and nice and simmer all the juice, the gravy. And if you want some more sugar, you can add some more sugar. But for me, it is 1.5 tablespoon of sugar is enough. And see, yan po. If you feel like the soya sauce is not enough, you can add some more soya sauce. But for me, I think it's enough. Nice. And so we're gonna put in the stove. I will show you how to cook. Of course, we must put the lid. And then when the things is already simmer and dilute the water, and you think that pork is already soft, you can take out the lid. Just a slow fire for sure that the fire is not really big. So otherwise, the water is boiling, and the meat is, you think that is really cooked, but it's not tender. So better we cook slowly, slow fire, and then put the lid back until the pork or the pork hocks, pork legs is nice and tender before we take out the lid. And then. And then we're gonna put the lid back and see you later. Okay, we'll see you again later on. Yan, at medyo malambot na ang ating pork pinaksiw. Yan, pero palalambutin po natin hanggang sa ang taba at ang laman ay malambot na malambot. Yan. At yan, para makita ninyo, yan. See? Malambot na po siya. Pero para lang pakukuluin pa po natin maybe about 30 minutes. And then after 30 minutes, tatanggalin na natin ang takip niya para matuyo-tuyo ng kaunti. Masarap po dyan yung matuyo-tuyo ang sabaw. Yan. And then, takpan uli ho natin para po mas malambot na malambot. Okay, enjoy your watching. Okay po, at balik tayo uli mamaya. Manood lang po kayo dyan.
kung siya ay malambot na. Malambot na, malambot na. Uy. Nice and tender. Nice and tender. And then, tanggalin na po natin ng takip hanggang sa medyo matutuyo na. Tingnan natin kung malambot-lambot. Yan, wait lang po natin siyang matuyo-tuyo ng konti ang sabaw. Kumusta po ang weather dyan sa inyo? Dito po sa amin, sa loob ng bahay, mainit, but sa labas ay very nice and cool. O, dahil sa nagluluto po ako kaya I feel very hot. Very, very hot. Yan po, at shout out po sa lahat ng mga nanonood sa aking ginagawang video ngayon at sa araw-araw sa mga videong ginagawa ko. Sana po ay lagi kayong nandyan. At sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking channel, can you subscribe for me? Sorry about my lingo. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po tayong update. And please like and comment. Ayan. At shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking ginagawa mga video, sa aking mga admin sa aking love and sharing na sina Shiverung, Pam, Mijin, Minkay, Maria, at sa akin pong mga admin healer na sina Kumaring Jeba, Kumaring Edith, at kay Richard, at sa aking co-founder, of course, na si Sherilyn. And maraming salamat po sa inyo at sa aking mga member na sumusubaybay dyan, na si Ellen Cortezong, si Chrysaline, at sa lahat po, at si Nida, of course, nandyan din, si Edith Evangelista, si Shiverun, na nandyan at sumusuport sa aking ginagawang video, si Nida San Juan, si Lota Sinidosa. Yan po, maraming salamat po sa
walang sawang pagsubaybay sa aking mga ginagawang video. At sa lahat po na nasa likod ng aking tahanan, maraming maraming salamat po sa suporta. At sana po ay huwag kayong magsawang manood ng aking ginagawang video. Yan po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po huwag po kayong magsasawang manood sa aking mga ginagawa. At maraming salamat po. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong. And see, coming soon. To make nice, a little bit nice and tasty, just put sugar. Para pong hamonado yan na maasim-asim, instead na pineapple lang ilalagay, lalagyan natin of course na suka. Then toyong, paminta, bawang, and then banana blossom. Yan po, paksiw na pata ng my own version. Hindi ko po alam kung Cardona or Manila or somewhere, kung pareho tayo ng luto. But this is my own version. Yan. Yan po ang natutunan ko sa aking nanay nung araw. Yan. And then, one day po, magagawa tayo ng rojak. That is, rojak is a Malaysian salad o Singapore salad. Veggie salad. Yan. At sana po kahit po anong ginagawa natin, huwag tayo pong makalimot na tumawag sa kanya sa mga panahon pong ito. Dahil siya po ang ating gabay sa araw-araw na ating ginagawa. Kahit po anong ginagawa natin, leave it there for a while and say thank you Lord. Because every gising is a blessing. Yan po ang lagi nating tatandaan. Medyo dapat po tuyo-tuyo pa dyan. Yan, you see? It's really nice. Meron pong gusto na maraming gravy, but I need a little bit simmer until a little bit, not really dry. Yan. And then, because nagmerienda kami kahaninang tanghali about pastry, so I cook the rice later on. Still early to cook the rice. It's only what time? Apas 5. Ayan. Yan po. Sana po ay magustuhan niyo. I thought it's going to rain. There is no rain, just passing cloud. I
I wish to have a rain. It's good for my garden. See, nice already. Natatanggal na po siya sa buto. Natanggal na nga siya sa buto. But I need to make a little bit dry. Dry. A little bit more. Nice and dry. I must try. I try. Really nice for the rice, steam rice. Nice, sweet, sour, taste vinaigrette, a little bit sweet, a little bit sour, but it's really nice, tastes good. Tastes good. Yan po. At sana po ay nagustuhan ninyo ang aking paksiw na pata ng baboy. Yan po, this is my own version. I always cook when I was young. When I was in high school, college. Yan po, at ngayon ay niluto ko uli. At first time ko lang pong ma-video to para makita ninyo ang pagluluto ko. Yan. I think it's enough already. See, because the gravy is very nice for the rice. Yan po. At maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag kayong magsasawa sa panonood sa aking mga ginagawang video. At maraming salamat po sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong update. And please like and comment. And kung meron po kayong request, just let me know. Comment down below para alam po po. And maybe one day, not tomorrow, I will cook some apricot chicken curry. Yan. Ipapakita ko po kasi lalagyan natin siya ng dried apricot. And then I bought the apricot from the tin because we ran out the apricot yung nasa lata, apricot pulp. So all I have to do, I just blend. So I will show you how to make that one. Okay, at maraming salamat po sa inyo at sana po ay huwag kayong magsawang manood sa aking mga ginagawang video. So puli po natin pagkikita at maraming salamat po sa inyo. Sana po ay gabayan tayo ni Lord sa araw-araw na ginagawa natin at huwag po sana kayong magsasawa sa panonood sa aking ginagawang video. Okay, God bless you po sa inyo lahat. Every blessing is a blessing. Thank you and bye-bye. Good night.